This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Itong linggong ito po, meron tayong pag-usapan na napakahalaga po sa buhay ninyong lahat, natin lahat. Apektado tubig, kuryente, gamot natin at maraming bagay. Pero ang problema, ang bayan natin nakalubog po sa ano, no, sa dagat ng politika at aldob. Ano, aldob ba yun? Aldob. Kung ano man yun. Ano? Pero kung ang inyong kuryente, inyong tubig ay isa sa mga pinakamataas sa mundo, ito ay dahil dito sa mga pag-uusapan natin. Ano? Kung ang inyong gamot mahal, ano, itong pag-uusapan natin ay kailangan maunawaan po ninyo. Ito ay TPP. Ano po bang TPP? Sa English, Trans-Pacific Partnership. Ano nga yun? Yan ang ipapaliwanag natin itong araw na to. And ang TPP is an economic agreement na tinutulak ng US at ang katapat naman nito galing sa China ay yung RCEP, Regional Cooperation Economic Partnership. Anong kaibahan ng dalawa? Anong mas mabuti ba? Meron bang mas mabuti sa dalawang yan? Mapipilitan ba tayong sumama sa isa o doon sa kabila? Yan ang pag-usapan natin. Kasama natin yung madalas nating panauhin pagdating dito sa mga issue na to sa China at sa global affairs si Ginoong Chito Santaromana na nanirahan sa pilitan sa China ng 30 taon dahil na exile po doon. And of course si Hiro Baswani na madalas nating kasama pag pinag-usapan ng issue ng pang-ekonomiya. So first, let's explain TPP and RCEP. Ano? And Chito, ano bang TPP sa iyong pag-aaral? Ito yung nasa dyaryo kumakailan lang, no? Na pinirmahan ng Amerika at 12 lahat. 12 bansa. Lahat ito merong sa North America, Amerika, Canada at Mexico. Kasali ang ilang bahagi ng Latin America na humaharap o kaharap ang Pacific Ocean, Peru, Chile, tapos yung sa Asia, no? Japan, nandiyan ang Vietnam, nandiyan ang Brunei, Malay, Singapore. Is it, no? So, ang kabuuang idea nito ay pahusayan ang trade relations, no? Among the 12. And investment. Ang problema sa TPP ay bilang isang trade and investment treaty, mataas yung kanyang requirements, no? Meron tungkol sa labor, no? Tungkol sa mga labor rights, no? Karapatan ng mga manggagawa. Meron tungkol sa environmental standards. Meron din tungkol sa trade barriers. Yun ang pinakamadaling intindihin, no? Na pagka nag-angkat ka or nag-export ka, no? Bababa yung trade barriers. At dahil dito, tinitingnan ito na isang paraan para tumaas yung foreign trade, no? Pero ang kapalit nito, wale, kung Pilipinas, hindi tayo kasali dyan. Bago ka makasali dyan, kailangan palitan yung saligang batas tungkol sa investment, no? Yung 60-40. Kasi ang sumasali sa TPP, bali open to foreign investment.
isa yon. Pangalawa, meron pang mga ilang standards, no? Sa pollution, sa labor, independent labor union. No? Yun nga ang gusto ko makita sa mangyayari sa Vietnam, na hindi pwedeng gobyerno lang ang mag-organisa, ang manggagawa. Kailangan meron independent trade union. So, tignan natin paano sasagutin ito ng Vietnam. Sige, go ahead. Kung meron pa. Hero, baka may maidadagdag ka sa pagpapaliwanag kung ano yung TPP. Anong mga aspeto pang maidadagdag? Itong TPP, there are ibang bahagi na wala sa dating mga multilateral regional agreements. Pwede ka na mag-English para. Okay. Nahirapan ako. Yung una is number one, protection of intellectual property rights. And this is being pushed by the pharmaceutical companies. They want extended patent rights. Kaya ang India ayaw sumama dito, no? Hindi sasama ang India, whatever. And another is the dispute settlement mechanisms. Investor-state dispute settlement mechanism. This is very dangerous because it gives the right to corporations to challenge Estado or gobierno on any disagreements within the country, and this will not be decided by the judicial authorities in the country but by an independent outside authority. That means a corporation like Coca-Cola can sue the Philippine government if it feels that there are regulations that hinder the investor's appreciation of their rights in the Philippines. Yeah. And that is a very dangerous aspect where corporations will have the right to challenge a sovereign state outside their own territories. Anong reaction mo doon, Chito? Dito, magkakaroon ng malaking debate sa Pilipinas at sa ibang bansa. At kahit na napirmahan na yung TPP, nakita natin sa Amerika mismo, pagkatapos kasi nagkasundo itong 12 bansa, ang susunod, kailangan sa bawat bansa sa kanyang parlamento ay maipasa niya ito. No? Ngayon sa Amerika mismo, kita natin mahirapan si Obama sa US Senate. At ngayon, mag-uumpisa na ang election campaign sa US, nag-umpisa na, makita natin si Hillary Clinton na noong siyang Secretary of State ay tinutulak niya, pinagtatanggol niya. Ngayon, ang posisyon niya, laban siya. Kasi sa Amerika, malakas yung trade union at malakas yung environmental movement. So dahil dito, kailangan niya yung boto niya. Pero kung manalo siya, sa tingin ko, magpapalit uli ng posisyon niya. Ang punto lang na ngayon mismo, kung mapapasa ito sa US Congress, malalaman natin, no? Sa susunod na ilang buwan. Pero mukhang hirap. No? Mukhang hirap na malaking labanan ang mangyayari sa Senado. Ngayon sa Pilipinas, hindi pa tayo kasali, pero yung mga issue lumalabas na. No? Una, papalitan ba dapat ang saligang batas? Sino ang pabor dito o hindi? No? Kailangan bang maging bukas sa foreign investment? No? Ang business sector, payag dyan. Pero nandiyan naman yung kilusang makabayan, no? Na laban dyan. Kaya malaking labanan to. Pangalawa, yung tinatawag na intellectual property rights at saka dispute settlement. Issue ito sa lahat ng bansa. No? Lalo na kung tatanggap ka ng bago, kasali na dyan. Ang Amerika ngayon, sabi nila, pwedeng sumali ang China. No? Ay, ang China mismo, okay, nagkakaroon ng economic reform sa China. No? They're trying to meet the standards, pero how long will it take? Pero ang mas mahalaga dito, yung tinatawag nating strategic, no? Or geopolitical significance. Bakit pa nagkakaroon ng dalawang ganyan, no? Na TPP, tinutulak ng Amerika, RCEP, tinutulak ng China. No? Itong RCEP, ang gusto mangyari dito, kumbaga sa ano, yung free trade agreement ng ASEAN at yung mga kanyang free trade partners, kasali ang Japan, hindi kasali ang Amerika, no? Ay parang pagsasama-samahin yan.
pero mas mababa ang standard, no? Kung meron ka na, kung kasali ka na sa ASEAN, kumukha ng Pilipinas, at ngayon magkakaroon ng ASEAN integration, ay madaling sumali dyan. Pero, yun na nga, hindi ka pa rin magkakaroon ng access sa American market. No? Mm-hmm. Ay, yun ang malaki. Eh. Mm-hmm. Tsaka Canada or Mexico, the North American market. So, bakit nagkakaroon ng dalawang klaseng trade, no, agreement? No? Sa isang banda, hindi kasama ang China, TPP. Sa RCEP naman, hindi kasama ang Amerika. No? Kasi, nagkakaroon tayo sa ating bahagi ng mundo, ang tinatawag nating, masasabi nating tunggalian, no? The struggle for power, no? Between the rising power, China, at ang dominant power ngayon, ang Amerika. At ito ang nagpapakita, kaya tinutulak ng Amerika ang TPP, itong economic component ng kanyang rebalancing strategy o yung strategy na ipagtanggol ang kanyang dominance sa Asia. Ang RCEP naman ay isang masasabi nating bahagi ng strategy ng China na to extend its political influence mainly through its economic means. No? Okay. So, yun ang sa kabuuan ang nangyayari. Okay, tanongin natin si Hiro kung may maidadagdag siya dyan bago ako dahil sabi nga niyo, sobra akong madaldal, kaya kita niyo, tahimik ako. Sige, Hiro, dagdag actually, mo naman kung anong reaction mo. The emergence of these two regional groupings, as Chito has well expressed, is a result of the paralysis of the WTO process. It has stalled the globalization free trade agenda of the World Trade Organization was stalled during the Doha talks. Anong year yung Doha talks? It's more than five, six years ago. And the reasons were, again, the leaders of the emerging markets, China, India, refused to open their markets fully in exchange for opening up for access to U.S. markets, which they did not have the capacity to compete in. So it was an uneven agreement. So those talks collapse and are paralyzed. Okay. Then you have the emergence of basically the financial system of the world. Mm-hmm. Two aspects. And there are meetings going on in Lima, Peru, which is the annual meetings of the IMF World Bank. And a lot of economic observers and experts have said repeatedly that the IMF World Bank and the WTO has been shattered and is in badly need of its own structural adjustment. Mm-hmm. It has to be able to absorb these new powers. And that is where, again, the power relationships between China and the U.S. are at loggerheads. Yeah. And that system basically was meant to benefit one country, the U.S. Mm. But the Chinese have been very clever in using the international payment system while shielding their domestic payment system with a wall. It's called capital account controls, and they have been able to accumulate currency controls and capital controls. So yes. Currency and capital controls. And that has basically given the world a new model to follow. Mm. And now a lot of the other countries are moving in the same track that has exposed that problem where that the old Bretton Woods system has been shattered. Okay. Ayun, kailangan dalawang bagay pa sa isip ko na kailangan natin gawin. Una-una, paliwanag kung anong kaibahan naman ng RCEP, RCEP. Ano, at pangalawa, kailangan ipaliwanag ko ito sa aking mga barbero. Anong kahulugan nito sa buhay nila? Kaya nga, kanina sabi ko, ihahalimbawa ko yung tubig natin na nagkaroon ng issue, ang ating regulator, MWSS, pinagbawal na yung pagsingil ng corporate income tax sa ating mga consumers. Ano? Dahil itong nakaraang 10 taon,
sinisingil tayo. Tubo nila, ang tax sa tubo nila at silang kumikita ng tubo, pero tayo nagbabayad ng tax nila. I think to every commonsensical person, hindi tama yun. Ano? Pero yung mga korporasyon, siyempre silang nakikinabang at yung mga politikong nagpahintulot nito, pinahintulutan nga, no? Kaya nandiyan ang problema. So nung lumabas itong contradiction na ito, saan dinala na korte? Hindi sa Philippine Court. Sa Singapore, sa International Commercial Disputes, Court or arbitration. Body, ano. Doon sa petisyon ng Maynila, doon nanalo sila na pwedeng isingil o singilin yung corporate income tax. Mabuti, hindi nagkasundo yung dalawang arbitration body. The one deliberating on the Manila Water corporate income tax petition, ano, yung issue, decided na hindi dapat, ano, hindi tama at illegal. Ano, so nagkaroon ng impasse dyan sa issue nga. Pero ang problema para sa ating lahat, yung mga tubig natin yan, ano, kapakanan natin yan, pera natin yan, ano, ibang bansa, sa ibang bansa nililitis yung issue. And kung dito sa TPP, dadami ang mga problema yan. Yung sinabi nga nyo, investor state dispute and arbitration body will be independent of the laws of the country. Kaya nga yung sinabi mo, Kachito, na pati yung ating saligang batas, kailangan na ma-revise siya. Ano? So that's one. Number two, itong hindi ba TPP can be said to be an extension of the free trade agreements from before. No? Yung kasama dyan, privatization, liberalization, deregulation. Yung RCEP ba, nire-require yung privatization, liberalization, deregulation? From my understanding is, wala silang pakialam dyan, hindi ka pipilitin. Ha? Liberalization tariff. Opening. Tariff, lowering of tariff. Bababa. Okay. Bababa yung tariff. Pero walang privatization. Privatization, hindi kasali. Deregulation. Deregulation. Maybe to some extent, no? Yeah. Because you're opening it. But it's mainly, you open. You're opening more trade, you know? Trade, pero sa labor, it doesn't, wala siya sa labor. Wala siya sa environment. And kaya nga, investors and state dispute. Wala ang RCEP. They respect the laws, the national laws. They really respect. Wala in other words, itong matagal ko nang sinasabi. Kaya mas lenient, mas stringent, mas maluwag ang RCEP, mas mahigpit ang standard ng TPP. No? Yun ang pero kaiba ng dalawa. Another way of putting that is yung RCEP, mas nirirespeto ang bayan at ang bansa, the state. Ang TPP talagang gustong tanggalin ang responsibilidad ng gobyerno or estado, di ba? That's too sweeping. Let me. Pero yun nga, ikaw hero. Sige. Going back, we have to understand that under the WTO process, merchandise trade, that means trade in goods internationally, tariffs have already been lowered. Yeah. That is a done deal. Okay, no longer are there quotas on anything. Okay, with a few exceptions for strategic products, rice, sugar, etc. Yes, exactly. Minimum access and all. Kaya nga, however, ba, let me finish. Let me finish. However, WTO also was moving towards the liberalization of services, GATS. Yeah. Mm-hmm. Yeah. That got stalled because maduguyon. Because services are mostly non-tradable. Banking, telecommunication, etc., etc. Insurance and all that. And that is where, basically, the, how do you call it? This other regional outgroupings, like the ASEAN free trade, bukas lahat. Bukas lahat. Capital, investors, I mean, services, open to services, etc., yeah, over a number of years. So, again, these regional agreements are moving in areas where WTO wasn't able to. Okay? And this is where the US, etc.,
sees an opportunity basically to go where the WTO did not go. Yeah. But let's make it clear, trade in goods has already been liberalized through the WTO process. Mababa na ang tarifa. Pero marami pang, kaya nga may TPP proposal at may counter proposal, RCEP, kasi marami pang mga pinto at bintana na gustong buksan nitong mga ngalakal, no? Yeah. And I'll go back to Chito in a while. Ang isang key difference between TPP and RCEP, that's why I said TPP is pushing the role of the state out, is precisely because of the investor-state dispute mechanism. Kung ang state mawawalan ng role sa deciding or adjudicating or arbitrating the regulatory issues, ano pang role niya? And hindi ba dalawang bagay na issue din doon sa mga bansa tulad ng sa loob ng Estados Unidos laban sa sariling proposal ni Obama itong TPP? Yung pagkasikreto ng maraming diskusyon diyan, ano? At yung pinapaalala sa atin na meron lang ilang minuto for this segment, no? So una-una yung secrecy, ano? And pangalawa, yung corporatism. Dito sa TPP, corporations ang maghahari, eh, di ba? Kaya kahit na yung US public, eh, takot na takot dito dahil sa lahat ng mga issue, intellectual property, GMO, yung mga korporasyon ang parang magde-define na ng tama o mali, ano? Silang magsasabi kung ano ang mga standards and so on. Anyway, we have the last 3 minutes or this segment. But in the last minute, we have to judge. I'm going to ask you to judge. Should we go with TPP or RCEP? Because our government is going with TPP. Sige. Ngayon, papunta tayo sa RCEP kasi kasali na tayo sa ASEAN Free Trade. Tsaka ASEAN na nagtutulak din with China na yung ASEAN plus 6, no? Na tinatawag natin free trade partners. Hindi eksklusibo ang pagpipilian. Kamukha ng ginawa ng Vietnam, na Singapore at masasabi nating Malaysia, pwede kang maging kasama ng pareho. Pero RCEP, kasi lahat tayo nasa ASEAN, kasali na tayo dyan. No? Ang kaya sumasali ang Vietnam at iba pa sa TPP kasi ang gusto nilang pasukin ang American market. Garments actually. Textiles. Oh, textiles and garments. So, depende sa interest mo kung gusto mong pasukin yan. Ngayon, may kapalit. Oh, yun ang problema ng Vietnam. Yun ang problema, yung kapalit. Sa tingin ng Vietnam, yung kanyang ibibigay, mas madami yung makukuha niya. Iyon ang question sa Pilipinas. Kasi papalitan mo ang saligang batas mo. No? Tapos, merong tungkol sa environmental. Matatamo ba natin yung ganyang standard? So, yun ang debate. Doon ang issue. Pwede ba tayo sa pareho? Hindi naman pwede, mamimili ka lang na isa o dalawa. Is that free trade or that's... It's managed trade. So it's not free trade. Free trade is a myth. Oh. Pero it's in the direction of one free minute. Trade. So 30 seconds then, I'm going to ask quickly, RCEP or TPP tayo? Well, we are already in the RCEP. So whether we like it or not, we're there. As far as the TPP, let us just forget about it. That's your recommendation. We have nothing to trade with. Focus dito. Nothing. Kaya kailangan importante importante itong tanong dahil nagdedesisyon na ang gobyerno ng Pilipinas. Philippines right at the doorstep of US-led TPP. Sabi ng DTI, thanks to Business World, ang concluding remark nga, pero sikreto ang mga diskusyon dyan. Bakit tayo papayag kaagad na sumali dyan? Di ba? DTI yan eh. Hindi pa yan decision. Kasi magkakaroon pa ng debate. Magkakaroon pa ng debate yan. Hindi bukas uumpisahan na yan. It's sa second round. Sa pinakamaaga next year. And that's why we have to inform the public. Para ang publiko makakatulong sa pagbigay ng kanilang pasiya dito sa dalawa. We will get back to this discussion after this break. There is a strategic reason why.